for today may pupuntahan tayo. Pupunta tayo sa isang kapihan dito sa Rizal. O ano, tara, mahilig ba kayo sa kape katulad ko? Ano pang hihintay nyo? Sama na kayo! Go! Network. It's me once again, Christine, and welcome back to my channel. And please don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Let's watch this! So, ayan guys, malapit na tayo dun sa pupuntahan nating kapihan. So, tara, samahan niyo ako. Dito lang din siya papunta sa Pinto Museum. Actually, bago dumating ng Pinto Museum, dito lang din sa may Inares Complex. And tada, andito na tayo sa Cafe Augusta. This is my second time kasi nagustuhan ko dito. Syempre, safety protocol. Iniscan ko ang aking QR code, nag-alcohol, at nag-check ng temperature. And don't forget your face shield and your face mask kasi hindi nila kayo papapasukin. Open nga pala sila ng 11 a.m. to 9 p.m. Monday to Thursday, 11 a.m. to 11 p.m. Friday, Saturday, Sunday. Simple lang ang lugar na ito pero maganda dahil alam mo ba kung bakit? Ang dinadayo dito ay ang overlooking. Nakaka-relax kasi. Sikat naman talaga Antipolo sa overlooking kaya dayuhin to ng mga tao. Mas masarap pumuesto dito sa labas para sa akin. Dahil nga nakaka-relax at inaabangan ko talaga rito yung sunset. So naunahan ako dun sa may malapit dun sa may overlooking. Pero mamaya lilipat na lang tayo kapag may available lang table. Pero dito muna tayo. At kung ayaw mo naman sa outdoor, meron naman silang indoor na pwede kang tumambay dito. At syempre, dito ka rin o-order. So, order muna ako. Medyo a little bit pricey lang ang kanilang drinks at yung food. Habang nag-away tayo sa tila, pakita ko sa inyo itong loob. Hindi naman siya ganun kalakihan, pero sakto lang. Tsaka maganda rin naman yung ambience. Ayan, ganda ng upuan, yung furnitures na maganda. At ito yung favorito ko dito. Ayan, yan ang kahoy na upuan na yan. Gustong gusto ko yan. Yung ceiling, maganda din. Maganda rin pumuwesto sa corner na yun. Ayan, kasi parang walang nakaka-istorbo. Ayan, ito yung kanilang menu. Kaya pipili na tayo o order na tayo. So guys, umorder ako ng nachos and then itatry ko muna yung cold drinks nila. Kasi nung una akong pumunta rito, nagkape na ako. Natry ko na, masarap naman siya. Then, o-order din ulit ako ng cake. Blueberry. Pagka-order mo, ibibigay mo lang yung pangalan mo para sila na mismo yung magdadala ng in-order mo doon sa table mo. At tatawagin ka na lang nila para malaman nila kung saan ang pwesto mo. At ayan, habang hinihintay ko yung order ko, tinitignan ko ang sunset. Mas magandang pumunta rito kapag kapalubog yung araw. At ito nga pala sa kabilang side yung bar nila. Mamaya pasok tayo dyan. At syempre, etong ayoko, yung kawad ng kuryente. Ayan o, parang nakapangit siya sa view. Pero maganda pa rin. Eto maganda dito, hindi ka maiinip kapag inaantay mo yung order mo. Kasi habang iniintay mo yung order mo, nakakapag-sightseeing ka. Sa ganda ng ambience, medyo malamig, hindi mainit, at hindi maalikabok. Silipin naman natin ang labas. Ayan. Meron siya roof deck, pero ngayon sarado siya. Wala, hindi sila nagpapapanik ngayon. Parang Santorini inspired, pero hindi pa tapos. Parang ganun. Walk-ins are accepted din dito. Hindi mo na kailangan magpabook. So guys, kung gusto niyong pumunta rito, siguro pagkatapos na lang ng mahal na araw, kasi sarado nga sila ng mahal na araw, dito lang to malapit sa Inares, sa Grand Heights Road. Dito rin to sa may papuntang Pinto Museum, pero mauuna muna ang Cafe Augusta. At ayun na guys, malapit na dumating ang ating in-order dahil tinatawag na nila ang aking pangalan. At ito na nga maka network ang ating in-order. Ang nachos is 250. Parang good for 3 person na siya. Itong ating blueberry cake, I think 150 about. Nakalimutan ko na. At ang ating Augusta Coolers Blue Ocean Cuban Mint is 135 pesos.
Medyo pricey pero sulit na rin. Maganda kung barkada kayong pupunta rito tapos order kayo ng nachos kasi medyo marami siya para mas sulit na sulit. And guys, it's tikim time! Tignan natin kung masarap ang nachos dito. Guys, they serve rice meal, pastries, and hot and cold beverages. Malutong, guys! Masarap! Ayan, gumagabi na. Gumaganda na yung kulay ng langit. Nag-orange na siya. At syempre, kapag madilim na, matatanong mo pa rin ang Metro Manila. Ang daming mga ilaw. Nagahati ang liwanag at dilim. Kung gusto niyo na magandang ambience, isa to ang Cafe Augusta na dapat mapuntahan nyo. Bukod sa malapit na, masarap na yung food at masarap ding magkape dito. So, ilagay mo na rin to sa bucket list mo ha, at i-share mo rin ang na-experience mo dito. Siyempre, mas maganda kung kasama mo ang barkada mo, ang jowa mo, siyempre, pati pamilya mo. Sigurado ako matutuwa sila dito. Ang ganda kasi, malamig pa. At eto naman ang view kapag gabi na. O, diba? Parang nasa ibang bansa ka na rin. Siguro mas maganda rito kung dadagdagan nila ng mga lights dyan sa taas. Parang mas maganda kasi parang kulang eh. Nakikialam naman ako, no? Oh, ha? Instagrammable ba? Ganda, no? So, yun, pauwi na nga tayo at yung nating kakalimutan ang mag-selfie. Ginagawa mo dyan. At syempre, bago natin makalimutan, magbabayad muna tayo ng parking at papasok tayo dun sa bar kasi dyan kayo magbabayad ng parking. At para sa inyo maka-network, magtatanong na rin tayo. So, ayan, kung gusto nyo dito lang sa may bar, pwede naman, pero meron din pwesto sa labas. So ayan, kung mahilig ka uminom, pwedeng-pwede ka dito sa bar. O diba, meron na silang bar, meron na silang coffee shop, at meron din silang kainan, at nagsiserve din sila ng breakfast. At ayan, natapos lang ating maghapong pagtambay dito sa Cafe Augusta. Ngayon naman ay uuwi na tayo. So guys, ilike nyo na rin yung page nila. Just look for Cafe Augusta. So ano pang hinihintay nyo? Dayuhin nyo to ha! Kung meron ka maisasuggest na gusto kong puntahan dito sa Rista, just leave a comment at pupuntahan natin yan. At isa-shoutout kita sa next video ko. O paano? Hanggang sa muli! Bye! Kita-kiss! Don't forget to like, subscribe, and share. Give me kisses! Kita-kiss! Ingat!
ito naman liliko yun eh. Tapos natalo isa, yun. Awaw? Liliko yun.